Narito rin ang iba pang mga katanungan at sagot tungkol sa PayMaya at sa inyong mga form. Unahin natin kung paano gumawa ng account sa PayMaya na hindi kasamang SAC form. I-download lamang ang PayMaya app for free. I-enter ang inyong personal information tulad ng inyong pangalan, mobile number at email address. Note, ang mobile number mo ang iyong magiging PayMaya account number. I-tap ang agree. Hintayin ang verification SMS na isasend sa iyong registered number. I-enter ang verification code sa iyong app. At i-tap ang proceed. Mag-input ng invite code para makakuha ng additional rewards. At para naman sa SAC form registration via PayMaya, narito ang instruction. Para sa malinaw na pagrehistro ng mga qualified beneficiaries, sundan lamang ito. Makakatanggap ka ng SMS mula sa DSWT. At pagkatapos mo makatanggap ng mensahe mula sa DSWT, mag-download lamang ng PayMaya app at mag-register gamit ang mobile number na inilagay sa social amelioration card. Sagutan ang DSWD, validation form at siguraduhin pareho ang detalye na binigay sa SAC. At pagkatapos ay hintayin ang SMS mula sa DSWD na available na ang inyong SAC grant voucher sa PayMaya. Kapag may mensahe nang natanggap ay pwede nyo nang i-claim ang SAC grant voucher sa inyong PayMaya app. Paano bumili ng load gamit ang PayMaya? Mula sa app homepage, itap ang load. Piliin ang gustong load amount o package. Ilagay ang mobile number at ang optional na mensahe at itap ang continue. Itap ang buy. Paano magbayad ng bills payment? Mula sa homepage ng iyong PayMaya app, i-click ang pay bills. Piliin ang biller na babayaran. Ilagay ang required information. Ilagay ang amount na dapat bayaran. I-confirm ang payment. Hintayin ang confirmation ng iyong payment mula sa PayMaya via SMS. Paalala, magbayad ng bills bago sa mismong araw ng due date para hindi maabala. Mga katanungan tungkol sa PayMaya. Nagpunta ako sa Smart Padala Agent, pero hindi daw sila tumatanggap ng DSWD SAP encashment. Ano ang pwede kong gawin? Bago mag-encash, kunin ang 16-digit account ng Smart Padala Agent na iyong napili. Pagkatapos, sundin ang mga sumusunod. Mag-login sa iyong PayMaya app at pindutin ang Send Money. Sa unang box, i-enter ang 16-digit Smart Padala account number na nakuha mula sa agent. Paglilinaw. Nakatanggap ako ng first tranche. Bakit wala ako sa listahan na makakatanggap para sa second tranche ng SAP? Maaaring wala kayo sa listahan na makakatanggap ng second tranche kahit na kayo'y nakatanggap ng first tranche dahil alinman sa mga sumusunod. Nakitang hindi kwalipikado sa SAP ayon sa panuntunan na nakasaad sa batas. Maaaring may miyembro ng inyong pamilya na nagtatrabaho sa formal na sektor o may kakayahan ng inyong pamilya na suportahan ang pangangailangan sa kabila ng quarantine ayon sa balidasyon na sinagawa ng LGU at ng DSWD. Nakatanggap ng ayuda mula sa ibang ahensya ang sinumang miyembro ng pamilya. Maaring mula sa DOLE, DA o SSS ayon sa isinagawang cross-matching ng datos ng mga benepisyaryo na nasabing mga ahensya. Mahalagang paalala para sa SAP Digital Payment. Paano kung nawala ang kopya ng SAC form? Ang orihinal na kopya ng SAC form na ginamit noong distribution ng first tranche ay isa sa mga dokumentong kailangan upang makuha ang ayuda mula sa mga cash outlets o remittance centers
ng mga financial service providers. Kung sakaling ito ay nawala, maaaring magtungo sa opisina ng City, Municipal Social Welfare and Development sa inyong lungsod o munisipyo para sa alinman sa mga sumusunod.